Magandang araw sa inyo lahat. Sa module na to, ang tatalakayin natin ay tungkol sa bars, rhymes, tempo, tsaka structure. So, masasagot na yung mga tanong ninyo tungkol sa gaano ba kahaba ang isang verse, ano nga ba yung bar, ano ibig sabihin ng multi, ano yung internals, at marami pang iba. Bago tayo magsimula, gusto ko lang magbigay ng brief history kung paano ako natutong mag-rap at magsulat. Wala akong formal training sa music, so lahat ng natutunan ko ay galing lang sa research at self-study. Ang pinakaunang rap song na narinig ko ay Hip Hop Hooray ng Naughty by Nature. Pagkatapos nun, naging curious na ako sa iba't ibang rap groups. Doon ko na-discover yung Bone Thugs and Harmony. At doon ako nagsimulang magkabisado ng mga lyrics nila, tinatry ko sabayan. Yun yung pinakauna kong introduction sa pagra-rap physically, yung mga albums ng Bone Thugs and Harmony, yung East 1999 Eternal, tapos yung Art of War. Naiki-internet ako sa kapitbahay namin dati para kunin yung lyrics, at kung wala naman akong access, tinatry kong kapain mismo. At after nun, tinry ko rin magsulat ng mga lyrics na kagaya nila. So usually, yung mga naiisip kong lyrics galing lang din sa vocabulary ng mga grupo na yon, kung ano yung slang na ginagamit nila, yun din yung ginagamit ko. Nung una ko kasi na-discover yung rap music, puro English, wala pa akong pinapakinggan na Tagalog rap music dati. Actually, yung nag-introduce sa akin sa Tagalog rap ay si Ron Henley. Tapos, nung na-discover ko si Eminem, around the same time na na-meet ko rin si Ron Henley, dun na ako nagkaroon ng curiosity dun sa technical side ng rap. At dun ko inaral kung ano yung inner workings ng isang verse o ng isang kanta. Okay, ngayon natatalakayin natin ay tungkol sa bars. Ano nga ba yung bar o bara? Paano mo malalaman kung naka 4 bars, 8 bars, 16 bars ka na? Paano susukatin ang isang bar? At usually, gaano ba kahaba talaga o gaano karaming bars ang nasa isang verse? Ang bar o bara ay isang musical measurement. Kung ang 1 foot ay equal to 12 inches, ang isang bar naman ay equal to 4 beats o 4 counts, o kung gusto nyo ng mas precise na musical term, 4 quarter notes. So basically, ang isang bar ay isang linya ng kanta. Kung gagamit tayo ng example, halimbawa yung kantang Tao Lang, yung unang linya dun sa verse 1 ay parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Yun ay isang bar. Kung tatapatan mo yun ng isa pang bar sa ilalim, syempre nandun na yung rhyme niya, nandun na yung tugma. So, sa pinaka-basic na explanation, ang isang rhyme ay 2 bars o 2 lines. Pero hindi nasusukat ang bars sa pamamagitan ng rhymes. Dahil may mga rhymes na nag-o-occur o nagpapakita within a single bar o a single line. Ang bara talaga ay minimeasure sa beats. Balik tayo sa example ko na first line sa first verse ng Tao Lang na parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Gaya na sinabi ko kanina, 4 beats o 4 counts is equal to 1 bar. So sasabayan natin yun sa pamamagitan ng palakpak. Parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Kung napansin nyo, 4 claps ang itinakbo ng isang linya na yun. Pag sumusulat ka ng kanta, madalas mong may encounter yung number 4 o yung tawag nila na the tyranny of the number 4. Kasi, halimbawa, gagawa ka ng verse, dapat lagi siyang divisible by 4. Halimbawa, yung sikat na term na 4-bar setup, wala kang maririnig na verse na merong 5 bars o 6 bars, 7 bars. Dahil pag hindi siya divisible by 4, nagkakaroon siya ng sense o ng
parang pakiramdam na hindi kompleto. So yung number four, yun yung nagbibigay sa'yo ng sense of completion. Usually, ang haba ng mga verses, lalo na pag para sa consumption ng masa o yung mga pang-radyo na kanta, usually 16 bars kasi yun yung tamang length niya na hindi siya bitin at hindi rin siya nakakaumay. Dito sa kantang Baliwala, bawat verse ko dito ay 16 bars. Ngayon, bibilangin natin gamit ang palakpak o pagbilang ang bawat verse. Sabayan niyo ako dyan. Sa mundong mapanghusga, mapangmata at mapanuhin, dapat hindi ka basta-basta nagpapa-apekto sa mga paninirang buhay. Lalo-lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang buhay. Sabi sa akin ay batang na, batapang ka pala. Kaya di po ay walang mga daga. Alam mo ba mga pangarap mo ay pansamantala? Lamang samantalang ang kapalaran ay sa mga tala. Nakatala kaya pala parang tamad na. Mag-aaral walang katala-dala, walang pampakon. Pero kahapon pa ako handa. Paglaki sa gubat kahit natakot sa palakan. Inakot ang bundukan at paghapon ng galang. Inabutan ng dilay, hindi ka na akong mawala. Sa sarili ko pagkapagwala kong makapala. Sa dulo na pala, pangin wala ng kawala. Bumalo na lang kaya kung kakayanin ko kaya ako na padasal sa may santong padapor. Bahala na si Batman yan ang santong katagal. Tsaka na yung kagawa ng mga takot papapor. So yun. So kung napansin nyo, yung paraan ng pagbilang ko dun, pagkatapos ng 1, 2, 3, 4, ginawa kong 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, and so on. Kasi para yun yung indication kung nakailang bars na tayo. So, sana nasundan nyo yun sa bahay at subukan nyo rin gawin yun sa mga paborito nyong kanta para malaman nyo kung ilang bars ba yung ginagamit nila sa bawat verse. Meron kasi mga kanta na yung iba 8 bars lang, meron din 12 bars. Pero ako personally, mas gusto ko yung 16 bars kasi maliban sa haba niya, na-express ko mabuti yung sarili ko, lahat ng ideas ko sa loob ng 16 bars na hindi tunog-bitin. At tingin ko para sa akin, hindi rin siya nakakasawa o nakakaumay pakinggan. Yung chorus naman, usually half yon ng length ng verse. So yung, halimbawa, 16 bars yung verse mo, yung chorus, 8 bars yon. 16, 8, 16, 8, 16, 8. So, i-alternate mo lang siya. Although, hindi pare-pareho yung structures ng mga kanta. Minsan, may mga chorus na, halimbawa, tulad sa Tao Lang, at dito rin, sa Baliwala, meron siyang main chorus, at meron pa siyang chorus after nun, tinatawag na post-chorus. Meron din mga kanta na may chorus before mag main chorus, tawag naman doon ay pre-chorus. Susunod na i-discuss natin ay tempo o yung bilis ng music o ng pagra-rap mo. Halimbawa, bibilang ka ng bars, halimbawa yung Baliwala at saka yung Tao Lang, medyo nasa range siya ng regular na tempo. Masasabi natin na ganun din yung tempo ng mga karamihan ng boom bap na kanta o yung mga umuso ng 90s sa rap. So, iba rin yung bilang mo pag yung beat ay mas bumilis o bumagal. May tinatawag na BPM o beats per minute. Yung mga normal na tempo, usually nagre-range yan sa 85 to 95 BPM. So, sa isang minuto, meron siyang 95 beats o 85 beats. Ngayon, kung babagalan mo siya o bibilisan mo siya, halimbawa, gagawin mo siyang 60 BPM, ibig sabihin, babagal yun yung beat mo. So, kung magra-rap ka dun ng the same, halimbawa, yung sinulat mo na lyrics sa 85 BPM, ni-rap mo sa 60 BPM, magtutunog, stretch yung mga rhymes mo. So,
magtutunog parang binanat siya. At pag ni-rap mo naman siya doon sa 120 BPM, magtutunog minamadali. So, mas maganda talaga kung magsusulat ka ng kanta o ng, halimbawa, if ini-figure out mo yung flow mo, kung mabilis ba o mabagal, doon na mismo sa tempo na gusto mo talaga. Merong tinatawag na normal time tsaka double time. Yung normal time, katulad ng sinasabi ko, yun yung usual na 85 to 95 BPM. Pero kung magra-rap ka sa trap beats na usually nasa 60 BPM, mas mabagal, mas marami kang maipapasok na syllables compared sa normal na tempo. Kasi kung sasabayan mo mismo yung tempo ng 60 BPM, magiging sobrang bagal ng rap mo, boring siya pakinggan. For example, yung kantang Cerberus, nasa 100 plus yung tempo nun. Halimbawa, yung 120 BPM, kung iisipin mo, tsaka yung 60 BPM, or kung papakinggan mo, at itatry mong mag-rap dun, pasok pareho yung mga verse na ipapasok mo dun. Kung bibilangin mo yung Cerberus na naka-double time, o ibig sabihin, more than twice the syllable sa isang bar yun na ipapasok mo. Tingnan nyo yung pinagkaiba pag binilang natin yung normal time sa double time. Halimbawa, sa tao lang. Di ba ganito natin siya bibilangin? Parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Yun ay 13 syllables. Tapos mabilis yung bilang ng beats natin per bar. Di ba? Parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. Yung bara na yun, 13 syllables. Parinig naman ng rap mo, sample naman dyan. So, nasa around 13 syllables yung pwede mong maipasok sa normal tempo. Depende yun sa delivery mo, kung may isi-stretch ka ng syllable o may mamadaliin ka, nasa sa'yo yun. Ngayon, in contrast sa double time, gawin nating example yung Cerberus. Mas mabagal yung pagbilang mo, yung pagpalakpak mo. Tsaka mas halos twice yung number ng syllables na may papasok mo. Subukan natin. Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak. Pwede mo itong ihalin tulad sa isang higante yung pintuan. Hindi mo maitulak. So, napansin nyo, di ba? Mabilis yung sa normal time. Mas mabagal yung sa double time. Pwede rin siyang tawaging half time. Pareho lang yun. Double time, half time. Kumbaga, kung itatry mong i-rap yung sa 60 BPM tsaka 120 BPM, pasok yun. Nasa sa'yo yun kung mag-rap ka na mabagal o mabilis. So, mas mabagal, mas matagal ka matatapos at mas stretch pakinggan. Mas mabilis, mas, yun nga, mas maraming syllables. Kung kanina 13 syllables yung tao lang, bilangin natin yung one bar ng Cerberus. Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak. Pwede mo itong ihalin tulad sa isang higanteng pinto ang di mo maitulak. 39. Sana naintindihan nyo na kung paano sumukat ng isang bara o one bar at kung paano magbilang ng bar sa isang verse. I-try nyo practice sa bahay gamit yung mga paborito nyong kanta o yung mga kanta nyo mismo. Ngayon naman ang tatalakayin natin yung basics ng rhyming o ng rhymes. Alam nyo naman kung ano yung rhymes, yung tugma. Ang pinaka-purpose niya, siyempre, para mas appealing yung mga sulat natin at the same time, maging catchy at pumasok sa rhythm. At automatically, mnemonic device din yung rhyme. Kumbaga, kaya mas memorable yung isang kanta dahil sa mga tugma niya. Usually, yung placement ng rhymes, dalawa yan. Nasa yung pinaka-common, yung end rhymes, yung nasa dulo ng bawat bar na nakikita. Tsaka yung internal rhymes na matatagpuan mo sa gitna. So yung end rhymes, alam nyo na yan, sa normal na poetry, usually nagtutugma yung mga dulo niya. Yung internal rhymes naman, pagdating sa rap, merong internal rhymes na nakikita mo within one line, meron din naman na magkahiwalay siya, nandun siya sa
first line tsaka second line. Pero hindi siya nakikita sa dulo, kaya tawag sa kanya internal rhymes o middle rhymes. Halimbawa, sa last two lines ng verse 2 ko sa tao lang, yun pala, kulang pa ang kaalaman kong lapis. Ngayon alam ko na kung ba't may pambura ang lapis. Siyempre, obviously, yung end rhymes dun, yung labis, tsaka lapis. Yung internal rhymes niya, yung yun pala, kulang pa, yun yung sa unang line. Sa pangalawang line, lam ko na, pambura. So, yun pala, kulang pa, ang kaalaman kong labis. Ngayon, alam ko na kung ba't may pambura ang lapis. Maraming mga klase ng rhymes na pwedeng gamitin sa pagra-rap. Magbibigay ako ng examples ng pinaka-kadalasan na ginagamit. Nung bata pa yung rap, o nung nagsisimula pa lang, ang pinaka-ginagamit talaga dati ay yung perfect rhymes. Yun yung magkatugma yung vowel sound tsaka yung consonant sound niya. Halimbawa, mouse, blouse, house. Kuha mo yung vowel sound na aw, tsaka yung consonant sound ng s o ng s. Nung nag-develop na yung skills ng mga rappers, naging parang predictable na yung ganun na style. So, doon na develop yung multis o yung multisyllable rhymes. Yung multisyllable rhymes, ang isa sa mga nagsimula niya na si Kool G Rap. Siya yung isa sa mga unang gumamit niyan, pero ang nag-revolutionize talaga at in-apply yun hindi lang sa end rhymes kundi pati sa internals na naging mas complex, ginawa niyang mas complex ay si Rakim. Tapos tinaasan pa yun nung naglabasan pa yung mga mas sumunod kay Rakim, ni-revolutionize palalo ng mga rappers tulad nila Big Pun, ni Big L, ni MF Doom, at syempre yung pinakasikat na talagang dinala to sa highest level ay si Eminem. Dito naman sa Pilipinas, ang pinakauna kong narinig na gumamit ng multis ay si Ali ng BB Clan. Hindi ko alam kung alam niya rin na multis yung ginagawa niya, dahil si Francis M. din, merong mga kanta na may mga parts na may multisyllable rhymes. Tulad ng sa ito ang gusto ko. Makulay ang buhay, mabuhay ng tunay, ang luha ay alay sa mga buhay na hinalay. Noong nakausap ko si Francis M., hindi niya alam na multis yung tawag doon o multisyllable rhymes. Kaya lang daw niya ginawa yun dahil maganda pakinggan, tsaka assonant, o yun nga, yung assonance, kumbaga yung vowel sounds niya, maganda pakinggan dahil same vowel sounds yung ginagamit. A-u-a, a-u-a, mabuhay ng tunay, makulay ang buhay. A-u-a, a-u-a. So, merong, kumbaga, may parallel yung tunog na naririnig ng tenga. Kaya niya ginawa yun. Pero nung nagkakilala na kami, lagi namin nagiging topic tong multisyllable rhymes dahil idol niya si Rakim. Yun nga yung nag-revolutionize nun. Tapos, yun na yung palagi namin pinag-uusapan. Mula nung na-discover ko yung multisyllable rhymes, tinry ko i-discuss yun kay Ron Henley. During that time, inintroduce niya rin ako sa Tagalog rap. Ako naman, inintroduce ko siya sa mga alam ko na English rapper. So, nagkakapalitan kami ng knowledge. Sabi ko, itry natin gawin tong style na to sa buong album natin. Actually, nung Republic pa lang, ganun na yung ginagawa naming tugmaan dun sa mga kanta namin. Tulad dun sa Kaya Nyo Ba To. Siguro sa kahit dun sa Imulat, sa I Love You, simple man, pero tinatry na namin gawin yung discipline ng pagmumultisyllable rhymes.
Tapos, sinubukan ko rin siyang dalhin sa mga rap battles na sinasalihan ko dati dahil sa Tagalog, dito, sa local scene natin ng freestyle, wala pa ako napapanood na nagmumultis. So, tinry ko rin gawin dun. Although, during that same time, may mga naririnig ako na gumagamit na rin ng multisyllable rhymes tulad ng Turbulence Productions ni B-Rock. Maraming mga rappers doon na ganun na mag-rhyme tulad ni PhD, ni Nimbus 9, yun, sila Hotniks. Hindi lang sa Turbulence, meron din sa mga ibang grupo. Yung grupo nila Prolific, si A&E, tapos yung Audible MCs, sila Protege, sila 1-3D. So nakita ko, parang nagiging uso na rin siya dito sa Pilipinas. Kaya parang nagkaroon lalo kami ng confidence na ituloy yung ganong style. Kasi parang hindi na nga siya style eh, nagiging standard na siya. Mula nung napanood ko yung 8 Mile, siguro mamalaking impluensya talaga yung 8 Mile. Hindi lang sa amin, pati sa lahat ng mga rappers na nagsisimula nun. Hindi lang din dito sa Pilipinas, pati sa global circuit ng battle rap. Parang nagsimula nang maging pamantayan yung ganung pagtutugma. Sa World Rap Championships, sila Thesaurus, si Immaculate, si Disaster, doon sa Grind Time, yun, hanggang sa nagkaroon na ng King of the Dot. So yun, kaya lagi ko sinasabi ngayon na hindi talaga style yung pagmumultis. Kumbaga, expected na sa'yo yun pag rapper ka sa era na to. So ano nga ba yung multi o multisyllable rhymes? Yun yung paraan ng pagtugma na hindi lang yung huling syllable o huling pantig lang yung tinutugma mo. Halimbawa, pawis, kung itutugma mo siya ng basic, pwede siyang mag-rhyme sa inis, bangis. Pero halimbawa, yung pawis tsaka inis, yung parte lang ng huling syllable yung magka-rhyme niya, yung wis tsaka yung nis. Pero yung ay, hindi na siya tugma dahil yung pa, yung vowel sound niya A, yung isa I. So sa multisyllable rhymes, kailangan bawat syllable magkatugma. Halimbawa, sa kanta na ganig, bilang magulang, halos lahat ng racket ay pinapatulan. So nirhyme ko sa bilang magulang, pinapatulan. Kung bibilangin mo yung syllables ng bilang magulang, lima. So, titignan mo yung vowel sounds niya. Bilang, I-A, magulang, A-U-A. So, susubukan mong tamaan yun, mga vowel sounds, pati yung huling consonant sound. Bilang magulang, pinapatulan, I-A-A-U-A. So yung tunog ng consonant sound niya na N-G sa magulang ay kalapit ng N. So yun yung mga magkakalapit na sounds pagdating sa consonants, N-G, M, tsaka N. Bigyan ko kayo ng examples naman sa English. Sa Twitter, merong rapper na tinatawag na si Shuffle T, battle rapper siya sa Europe. Isa siya sa pinaka magaling mag-multis para sa akin, at meron siyang daily exercise ng multisyllable rhyme challenge na pag may time ako, minsan sumasali ako doon. So i-follow niyo siya doon sa Twitter. Bibigyan ko kayo ng example ng latest na multisyllabic rhyme challenge niya. Ito, music teacher, student visa, Unilever, Fukushima, Dua Lipa. So kung mapapansin nyo, U tsaka EE. At dahil sa accent nila, syempre yung bigkas nila sa music teacher, music teacher. So karami yun ng student visa, Unilever, Fukushima,
Dua Lipa, True Believer, Neutrogena, Lucid Dreamer. So hindi lang yung bilang ng syllables yung bibilangin mo o i-consider mo, kundi pati yung vowel sounds tsaka consonant sounds. Kung U yung, kung U, dapat i-match mo rin ng U. So parang matching type siya, minamatch mo yung syllables. Yun nga, as I was saying, ako pala yung nanalo ngayon. Ang nirime ko dun, cubic meter, cubic meter. So yun yung multisyllable rhymes. Hindi lang yung dulong tugma o yung dulong pantig yung tumutugma. So at least two or more syllables yung tumutugma. Ang importante talaga, hindi naman kailangan sobrang perpekto ng multis. Ang importante yung accented o yung mga sounds na madiin, yun dapat yung minamatch mo. Kung halimbawa hindi mo ma-match yung buong syllables, importante kung nasan yung accent. May mga paraan sa pag-multis na halimbawa naubos na yung rhymes o marami nang gumamit nitong rhyme na to. May mga paraan yung ibang rapper na tinatawag na slant rhyming o yung dinadaan nila kung paano ibigkas para maging multi. Halimbawa dun sa battle ko kay Zaito, kung babasahin mo sa papel, hindi magka-rhyme yung mga salitang kapwa tsaka kiyapo. Pero nagawa kong pagtugmain yon sa pamamagitan ng pagbigkas. Ginawa kong pagbigkas nung kiyapo ay kiyapwa. Tapos naging ka-rhyme siya ng kapwa. So parang pag mimit mo sila sa dalawa, iibahin mo yung pronunciation nilang dalawa para mag-meet sa gitna na magkatunog sila. Pero yun pa rin yung sinasabi mo. Ayoko man light ng kapwa, pero para kang snatcher ng kwintas sa underpass ng kiyapo. So nasa pagbigkas, tawag doon slant rhymes. Sinaslant mo yung pronunciation mo para bumigkas, ay para tumugma. Tulad din yung ginawa ni Eminem sa salitang orange. Marami nang sasabi na walang katugma yung salitang orange, pero pag iniba mo yung pagbigkas, orange, ginawa mong orange, karayin niya pala yung door hinge, tsaka yung 4-inch, foreign. So yun, isang paraan yun para makapag-multis. Hindi mo lang kukunin yung face value o yung paano mo basahin ng basic na paraan yung salita. Hanapan mo ng paraan paano siya bigkasin ng kakaiba na naiintindihan pa rin, pero tutugma dun sa gusto mong itugma ng word. Meron ding isang klase ng multisyllable rhyme na talagang extreme siya, na hindi lang 5 syllables, 6 syllables, kumbaga yung buong bara tinutugma niya. Tawag dun hollow rhymes. May mga ibang rappers dito sa Pilipinas na gumagawa nun, tulad ni Lanceta at ni Invictus. Tapos sa ibang bansa meron din, syempre si Eminem, ginagawa rin yun. Ang disadvantage lang ng hollow rhymes, usually ginagamit mo lang siya pag gusto mo mag exhibition, ng galing mo sa pagtugma. Pag kasi pinipilit mo tumugma yung buong bara, minsan nababawasan na yung context o yung mensahe ng gusto mong sabihin. Kumbaga, pure rhyming na lang siya. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, sa kanta ni Eminem na Buffalo Bill, merong part doon na naka-hollow rhyme yung dalawang bara. Ito yun. Such cynicism when there's ism in my system. Yun yung unang bara. Tinugmaan niya ng blunt hypnotism, lift the spliff up to my lips, son. So kung iisipin mo, wala siyang mabigat na meaning, pero maganda siya pakinggan phonetically. Such cynicism when there's ism in my system. Blunt hypnotism, lift the spliff up to my lips, son. Maganda siya pakinggan. Sa Tagalog naman, gaya na sinabi ko yun, si Invictus siya kasi Lanceta, yun, tinry kong maghanap ng rhyme nila na ginamit nila ng hollow rhyme. Ito yung kay Invictus, ginamit niya sa battle nila ni Sac Maestro. Ito yun. Binattle niya, tagagapo, siya ang mas bobot tanga. Si Hansel ay nagkaapo, magpasak lolo ka na. So, buong, mula dun sa simula, nung bara, papunta sa gitna hanggang sa dulo, magka-rhyme. Binattle niya, tagagapo. Sa
ang kapartner nun sa baba, si Hansel ay nagkaapo. Tapos yung dulo naman, siya ang mas bobot tanga. Magpasaklolo ka na. So binatil niya tagagapo, siya ang mas bobot tanga. Si Hansel ay nagkaapo, magpasaklolo ka na. So hindi ganun ka linaw minsan yung mensahe pag tinatry mong gamitin to. Gaya ng sinabi ko, para lang siya sa exhibition o gusto mong ipakita talaga yung skills mo sa pagra-rhyme. So yun ang iba't ibang klaseng paraan para mag-multis. Dalawang klaseng rhymes yun na tinalakay natin ngayon, yung perfect rhyme tsaka yung multisyllable rhyme. Marami pang ibang paraan pero ito yung usually na ginagamit sa rap, sa old school tsaka sa new school. Okay, ang tinalakay natin ngayon, uulitin ko lang, ay tungkol sa bars o bara, kung paano siya sukatin, paano bilangin, gaano usually karami ang isang bara sa isang verse. Tinalakay din natin yung rhyme, yung perfect rhyme, multisyllable rhyme, yung placement ng rhymes, sa end rhyme, internal rhyme, at yung mga ibang uri pa tulad ng slant rhyming tsaka yung hollow rhymes. Okay, sa mga nag-send ng demos, pwede nyong i-improve yung mga nagawa nyo, yung mga sinend nyo sa akin gamit yung lesson natin ngayong araw. At pipili ako ng ilang mga entries para i-feature ngayong Friday. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, ang assignment ko para sa inyo ay mag-practice lang na mag-practice. Mag-ensayo kayo magbilang ng bars sa bahay. I-try nyo rin gumawa ng sarili nyong multisyllabic rhymes. Pwede nyong i-comment yung mga nagawa nyo. Pwede nyo rin i-send sa demo@luniverse.com. Sana marami kayo natutunan sa unang lesson natin o sa unang module natin. At mabuhay kayo lahat. Class dismissed.